Hey guys, so ayun, welcome back sa channel ko, and we have another unboxing na gagawin, and dito sabi ko na medyo mahal din as of now yung i-unbox natin. So first unboxing ko siya dito sa condo, so wala pa akong update about doon, pero lumipat kasi ko ng condo recently na mas malapit sa work. So itong i-unbox natin is something na magagamit ko sa work, something na eco-friendly kumbaga. So a clue siguro as of now is this is something from Xiaomi, and something na medyo big deal na para sa Metro Manila. As of now kasi, kung makikita nyo man, yan, lakas ng ulan. See? Kanina pa yung lakas ng ulan sa dito sa Mandaluyong, siguro mga 6:30 pa or 7. So naisip ko na ngayon na i-unbox yung binili ko. So unbox na natin siya. So yan guys, kung hindi nyo man nabasa, Xiaomi Electric Scooter Pro. So yeah, sa box makikita natin nakalagay, meron siyang cruise control, energy recovery, EABS, electronic ABS or braking system, battery safety, and eco mode. So yeah, so ito yung layout sa image or layout ng design siguro. Layout ng design. Yeah. So background lang kung bakit ko siya binili. Kasi recently lumipat ako dito sa Mandaluyong. So mas malapit sa work. Yun nga lang, gumagastos pa rin ako. So para, well, gumagastos sa transportation. So medyo weird lang na nagbabayad ka na ng rent dito, then gumagastos ka pa rin ng transportation, which is unlike nung nasa Bulacan pa ako, transportation lang naman. So binili ko siya dahil simula kasi lumipat ako dito, nagkaroon ako, marami akong time. So yung time na yun, nakita ko mag-search, tumingin-tingin sa kalye, and isa sa mga lagi ko nakita halos araw-araw is yung mga electric scooter. So this fully electric, so walang kahit anong gas or any substance na nilalabas sa environment. So probably doing my part alongside with benefit na hindi na ako masyadong gagastos is hindi na rin ako maglalabas ng pollution. So yeah. So bakit Xiaomi? Kasi Xiaomi lang naman ang kilala ko or trusted ko na brand as of now for this kind of scooters, aside sa Segway or Boosted na medyo mahal compared kay Xiaomi. And as a first time user kasi, dun na tayo sa medyo, hindi naman low end, pero dun tayo sa medyo comfortable and maganda yung presyo. I'm not discussing na lang din sa presyo kasi baka may magmura bigla or mag-sale. Check nyo na lang sa Xiaomi para makita nyo. So sa box, kung makikita nyo, cruise control, parang sa mga kotse, so meron siyang cruise control. Then energy recovery, ito kasing energy recovery is nagagamit during brake. So every time nag-brake ka, nagigain ka ng konting energy. Then ABS, so ABS, so mga kotse and motor naman yan, mas safe na version ng braking system, kasi yung mga drum brake, and so yung ABS makikita natin yung mamaya. Then yung battery safety, so I'm not sure kung meron siyang label or certification about battery safety. And eco mode, so eco mode is one of the modes kasi ni Xiaomi, and ayun nga pala, ang pangalan kasi nito is Xiaomi Mi Pro. So yung isang version kasi Xiaomi M365,
Hindi ko sure kung ano sabihin ng Mia. Hindi ko sure ano ibig sabihin ng M365 para kay Xiaomi. Pero, eh, so, tama na yung dakdak. I-open na natin siya. Pagbukas ng box, makikita niya na meron siya mga procedure kung paano ilalabas yung scooter. And basic lang naman siya. And hindi ka lang pagtunan ng pansin. First, we have manual, quick start guide. So, let's open it saglit. So, quick start guide. Hindi siya makapal. Marami lang siya. Iba't ibang language siguro. Yup. Most likely. So, lagyan natin siya dito. For this kind of devices, in-advise ko din and karamihan na basahin natin kasi baka meron tayong mga functions na hindi alam. Eh, baka makasave tayo sa kuryente. Ayan guys, so ito yung Xiaomi electric scooter pro. So makita nyo, ito yung okay, so let's try to open it na din. So yeah, so as of now nasa eco mode tayo. Yeah, eco mode. And then this is the speedometer. May plastic siya kaya mukha siyang blurred or faded. And then battery percentage, so battery percentage, blinking lights means yun makakonsider natin na 50%. So this is the accelerator or sa kotse yung gas. Then here's the bell. Yeah. So yun yung bell. This is rubberized na. Ay, hindi. Spring. Spring yung bell. Spring. And then, ito. Kaya siya may weird design. Kasi, nalalock din siya there. Sa part na yan. So, later. Yung brake. Normal brake. Or standard brake na makikita niyo sa mga bicycle. Na nasa ganitong price range. And then we have the lights. So one click sa power button para umilaw. So may delay kasi may mga different types of may mga modes sa pag-click. 1, 2 and then hold. And then one click kapag bukas ng ilaw, bukas din yung taillights. Taillights. Oops. So sa pole one click din para i-close. So sa pole, meron tayong red wire. Meron tayong pure black lang naman. Matte black na metal or aluminum. Then, sa gulong. Yan, nasa yung natin ito. Sa gulong naman natin, plastic. Ito. Plastic na reinforced lang ata. Ito ay plastic na reinforce siguro na
aluminum or box sa loob. This is steel. Sana steel siya, pero yeah. So, yeah. Then yung gulong niya, this is a may tube to. Dito tubeless na tire. So, malamang sa malamang, kailangan nyo mag-inflate few times a month. Then, sa locking system niya, ito yung locking system niya. Kung nakita na kayo ng mga bike na foldable, same design, same feature, merong double lock, isang pa kanan para hindi bumaba ito. And then, pwede siya iba. So, from that point, bababa na siya. And ito yung system niya. Yan. So, at this range, i-connect lang siya dito. Connect lang natin siya dito. Aluminum din sana to, pero may cover to na goma as far as I know. So, dito na papasok kung i-connect natin yung bell. Yan. So, connected na yung bell. Pwede nyo siyang bit-bitin gamit yung handle or yung leg. Yan. Ganun lang. So, paano siya alisin? So, haba na sa baba, pinutin nyo lang din ulit yung bell para lang ma-unlock siya. So, that's it naman. Let's lock it. Then, pagdating naman dito, dito yung disc brake natin. And compared sa isang version, mas malaking disc brake ito. So, ito na rin siguro sa ABS. Pero, I'm not sure. Not familiar with the wheels naman and the mechanical things. And then we have a side stand. Steel na side stand. So, good thing yan. Then, sa lower part naman, sa may bandang gulong, meron tayong dalawang wire. So, most likely function for the ABS and the brake, ABS brakes. And, power sa LCD sa taas. Then, we have another wonder. Na dahil siguro, nandun yung motor. Kaya, para sa motor, na connected sa battery. So, battery natin ay yan, nandito yung battery. Yan. So, this is a plastic ilalim. And, this is the charging port. Yan. So, isa sa kakaiba nito sa isa pang version, ang charging port natin is wala na nung pinapasok sa loob ng charger. Meron na lang is magnets. So, this is a magnetic version. May mga nag-test na nito and hindi naman nabasa in loob during some splashes. So, yan. And this one, itatak ng Xiaomi. And this is rubber. So, madali naman sigurong palitan to, pero medyo makapal and good for siguro 2 years of average a year bago siguro palitan para lang for safety lang din naman. So, yeah. What else? Sa tunog nito mukhang plastic, hard or makapal na plastic. So, this is full system for braking. So, yun natin paglumahin yan. So, that's the whole scooter. And, yeah. Lasing ko na ba ito? So, yeah. Yeah, this is the full flash roar. Pangkan niyo yung sound. Ng plastic. Yeah. So, this is rubber as expected. Yeah. This is rubber. This is plastic. Na merong cover ng plastic. Kaya, shiny. And, so, sa loob, nandun yung metal part. So, wala naman na ibang kasama aside sa charger. This is your standard charger lang naman. Pag-usapin ko natin ito ilang watts. So, watts 42 volts, 1.7 amps.
So around 80 watts. Sana 70 or 80 watts, 75 watts ata. And this cord na connected sa adapter, may connect sa scooter. This, sabi nila kuya, ingatan dahil mahal. Hindi dahil sa importante, pero importante rin naman siya kasi ito yung pang ito yung pang inflate ng gulong. Kasi iba yung version na nasa loob, medyo nakapaloob kasi. So yung mga pang inflate natin ng gulong is baka hindi mag-fit. So bunch of styrofoam na laman ng box. And here screws. Yeah. Para dito yan. Yeah. Kasi natatanggal to. So, natanggalin. Then, screwdriver. So, pentagon, hexagon. So, madali naman siguro makahanap in case na mawala. So, as of now, guys, yun lang muna. Walang free tires, walang kahit anong free. So, I'm not sure kung something na dapat ko in-expect. Pero, good lang naman. Good things. So, as of now, yun na lang muna. Siguro, in the next video, testing. Testing ng unit, speed, battery, and different modes. Average speed, top speed, speed kasi eco mode. So, what else? Napagod ako. So, yun na lang. See you guys sa next video. Bye!